Matagal na panahon nang isinusulong ang paggamit ng medical marijuana dito sa ating bansa para maibsan ang sakit na dinadala ng ilan nating mga kababayan na may malubhang karamdaman. Sa ibang bansa, legal na ang paggamit ng medical marijuana. Dito sa Pilipinas, nagkaroon muli ng pag-asa ang mga nagsusulong nito matapos magkaroon ng panukalang batas tungkol sa medical marijuana sa Senado. Ang tanong, tuluyan na nga bang maisasaligan ang medical marijuana sa ating bansa? Alamin sa aking ulat. Ilang taon nang inaatake ng seizure ang 10-taong gulang na si Julia. At sa tuwing mangyayari ito, abot langit ang kaba ng kanyang inang si Donabel. Sobrang hirap kasi from 3 months old hanggang mga around 4 to 5 years old, nagsiseizure siya. So, pabalik-balik kami ng hospital. Yung ER, parang field trip sa amin. Itagilid mo. Dati raw, segundo lang ang itinatagal ng seizures ni Julia. Julia. Ngunit itong nakaraang buwan lamang, mahigit 1 minuto na nilang tinitiis ang kalbaryong ito. Si Donabel, kalmado mang tingnan, ang kanyang kalooban halos madurog dahil sa nararanasan ng anak. Dumating ako sa point, in full surrender, nagulat na lang ako, nakahiga na ako sa sahig. Tapos nakasurrender yung kamay ko kay Lord. Sabi ko, Lord, bahala ka na kasi pagod na ako. May pagkakataon na parang naisip mo lang nasuko ka na. Pero pagkatapos mong magdasal, umiyak, pagdilat mo, parang bilang magulang, wala ka namang choice kung hindi laban ulit. Si Julia ay may genetic disorder na kung tawagin Dravet's syndrome. Ang Dravet syndrome ay hindi karaniwang uri ng epilepsy at nagsisimula ito habang sanggol pa lamang ang bata. Isa sa bawat 40,000 sanggol lamang ang maaaring magkaroon nito. Pinanganak ko naman siya na normal via cesarean section, normal yung newborn screening. However, as early as 3 months old, nag-start na siya mag-seizure. Basically, si Julia, masayain naman siyang bata. So kung wala siyang seizures, very happy yung kanyang aura, very high yung appetite niya, malakas siya kumain. Ang problema lang, syempre, pagpapaliguan mo, malikot, minsan nadudulas kami sa CR. Tapos ang problema lang sa kanya is yung pag masyado siyang natuwa or nalungkot or may nararamdaman, nagsiseizure siya talaga. Napansin naming may seatbelt ang upuang ito ni Julia. Oh, ate, pakialam mo, hold mo muna to. Bukod sa seizure, hindi rin malinaw na nakakakita si Julia. Hirap din itong makatayo at makalakad ng mag-isa. Meron siya talagang seatbelt kasi pag nanonood siya ng TV, natutuwa siya. Ang tendency niya, tumatayo siya. So ang problem niya, wala siyang control. So pag tumayo siya, mag-tiptoe. So mawawalan siya ng balance. Sa loob ng 10 taon, mabigat para kina Donabel ang gamutan at therapy ni Julia. Kaya naghanap siya ng alternatibong paraan na maaari sanang makapagpagaan sa karamdaman ng anak. Noon niya natuklasan ang benepisyong hatid umano ng medical na cannabis o medical marijuana. Kapag na-control namin finally ang seizures niya, we are hoping na magkaroon siya ng progress. So sana pag nagka-progress siya, mas maging functional siya, makaintindi siya, makakilo siya on their own. Kasi yun na lang nga yung pangarap ko na maging functional. Sa ngayon, hindi pa nasusubukan ni na Donabel ang paggamit ng medical cannabis bilang alternatibong paraan para maibsan ang nararamdaman ni Julia. Ipinagbabawal pa kasi ang paggamit ng kahit anong uri ng cannabis sa ating bansa. Si Donabel, miyembro at tagapagsalita ng grupong Philippine Cannabis Compassionate Society o PCCS, layunin ng grupo na magkaroon ng access ang mga Pilipinong nangangailangan ng medical cannabis. Sa ngayon kasi, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang paggamit at pagbili nito alinsunod sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act. So yun yung pangarap namin or vision namin as an organization. Malegalize ang medical use ng cannabis. Hindi lang basta malegalize, it should be affordable, abot kaya. Pangalawa po, it should be safe. Ang marijuana o cannabis ay naglalaman ng mga kemikal gaya ng tetrahydrocannabinol o THC at cannabidiol o CBD na ginagamit na sangkap bilang medisina sa mga sakit gaya ng epilepsy, seizures at matinding pagsusuka.
sinubukan na rin ni Donabel na kumuha ng compassionate special permit para sa gamot na may cannabidiol. Ang problema natin dito is it is very costly. Will cost you around $32,000. Isang ganyan siya na bote, $32,000, it will cost you around roughly 1.5 million to 1.6 million depende sa exchange rate natin. Kamakailan lang, idihain ni Senator Robin Hood Padilla sa Senado ang Senate Bill 230 o ang Medical Cannabis Compassionate Act of the Philippines. Isinusulong nito ang legal na paggamit ng medical cannabis para sa mga Pilipinong may malalang karamdaman tulad ng cancer, epilepsy at multiple sclerosis. Sa pagtataya ng mga pag-aaral sa US mula 2016 hanggang 2019, ang cannabis ay nakitaan ng moderate to high quality of evidence of efficacy, effectiveness, and safety. Sa buong mundo, may 70 bansa na ang legal na gumagamit ng medical marijuana o medical cannabis. At sa Asia, nanguna ang Thailand sa legalisasyon ng paggamit ng marijuana nito lamang Hunyo. Dagdag pa ni Padilla, nais ng panukalang batas na magkaroon ng akses sa murang medical cannabis ang mga Pilipinong nangangailangan nito. Magkaroon ng mas accessible at murang pagkukunan ng medical cannabis ang mga pasyente na hindi po nagmumukhang drug addict yung mga pasyente. Na pati po yung mga magulang ng mga batang ito ay hirap na hirap humanap kung saan sila kukuha na may kasamang pagkatakot na baka sila'y mahuli. Nakakaawa po. Bago pa ito, ilang panukalang batas na rin ang inihain simula noong 2014 sa Kongreso. Ngunit hindi ito nakalulusot sa Senado, kaya panawagan ni Padilla, panahon na para ipasa ito at bigyang pag-asa ang mga nangangailangan ng tulong ng medical cannabis. Nagbigay pag-asa naman para kay Shelo ang panukalang batas na ito. Taong 2016 nang itampok ang kwento ni Shelo at ng nooy 3 taong gulang niyang anak na si Ninia sa brigada. May brain tumor at hydrocephalus si Ninia at sa kanilang paniniwala, malaki raw ang maitutulong ng medical cannabis sa kondisyon ng anak. Kumusta na kaya ngayon si Ninia? 2016 nang unang maitampok sa brigada ang nooy 3 taong gulang na si Ninia. May hydrocephalus at brain tumor ang bata at sa paniniwala ng kanyang mga magulang, maaaring may malaking maitutulong ang medical cannabis sa kanyang kondisyon. Ngunit dahil hindi pa legal ang paggamit ng medical cannabis noon, hindi pa nila ito nasusubukan bilang alternatibong paraan para maibsan ang nararamdaman ni Ninia. Doon nga namin na came across yung video ni Dr. William Courtney na doon sinabi niya, meron doon scan yung baby na nag-shrink talaga using cannabis oil. So sabi ko, doon ako na enlightened and I was given so much hope na, possible pala. Happy birthday! Love you! Inakala ni Shelo na hindi na magtatagal ang buhay ng kanyang anak dahil sa kondisyon nito. Pero, milagrong maituturing na hanggang ngayon, lumalaban pa rin si Ninia. Mula ng 2016, salamat sa Diyos, continuously fighting si Nina. Medyo na-lessen din yung seizures. In fact, going 2 years kami na seizure free. Pero, impaired vision kasi siya eh. So, medyo ganun pa rin. Hindi pa rin nakakalakad, pero everyday is a miracle. Tutol naman ang doktor na tumitingin kay Ninia sa ideya na paggamit ng medical cannabis para sa bata. Bukod sa illegal ito, hindi pa raw sapat ang clinical trials kung talagang may bisa nga ba ang medical marijuana. Kung matutuloy daw ang legalisasyon ng medical cannabis sa bansa, malaki ang may tutulong nito sa kanila. Bilang nanay, talagang lahat gagawin mo para sa anak mo eh. Madami na din naming options na tinignan, alternatives. Kasi sa kondisyon niya na brain tumor with hydrocephalus, ang dami talagang affected. Sa ngayon, tuloy ang gamutan at therapy ni Ninia. Bukod sa gatas at juice, tinitimplahan din ni Shelo ng dinurog na food supplement ang anak para sa kanyang immune system. Pero naniniwala si Shelo na sa tulong ng medical cannabis, magiging mas maayos daw ang kalagayan ng kanyang anak. All throughout the years naman, salamat sa Diyos. Physically, there's an improvement. Hindi siya ganun kapayat ngayon. Coping naman siya.
Nagtutol naman ang Philippine Medical Association sa legalisasyon ng medical cannabis sa bansa. Kailangan pa rin kasing dagdagan yung mga pag-aaral na yan, no? At saka hindi lang kasi yan ang aming ang reason kung ba't namin tinututulan. Once na napunta sa kamalayan ng tao, na legalize na yung marijuana, magkakaroon na ng diversion to yung mga recreational use. Dagdag pa ni Dr. Kalimag, may administrative order naman ang Department of Health o DOH na nagbibigay ng compassionate special permit para magamit ang iba't ibang substances o drugs tulad ng marijuana bilang gamot para sa malulubhang sakit. Hindi kasi lahat ng epilepsy, meron lang talagang specific na type ng epilepsy kung saan siya ay epektibo. Hindi naman kailangan ng batas para gawin yun, di ba? Pwede naman nating pag-aralan. Nandiyan nga yung PITAC, nandiyan pa yung mga centers for traditional medicine na nagre-research talaga, no? Ang ayaw natin din yon, yung bangga-bangga yung mga batas natin, yung mga pulisiya natin. December 2020, nailagay na sa Schedule 1 mula Schedule 4 ang marijuana sa listahan ng United Nations Commission on Narcotics Drugs Drug Classification. Sa Schedule 1, nakalagay ang mga substance na highly addictive at mataas ang tsansa na maabuso. Sa Schedule 4 naman, itinuturing na may addictive properties at high risk for abuse ang isang substance at may limitadong benepisyong medikal sa ating katawan. Ang pagkakalipat ng cannabis sa Schedule 1 ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para pag-aralan ang medical at therapeutic properties ng marijuana. Sa kabila nito, paalala ng Dangerous Drugs Board o DDB, ipinagbabawal pa rin sa bansa ang paggamit ng marijuana. Isa ito sa mga highly addictive at may masamang epekto sa utak ng tao kapag naabuso. Meron tayong tinatawag na Republic Act 9165 o ang Comprehensive Drugs Act of 2002. Ito yung nagbabawal ng paggamit ng marijuana kasama na rin yung iba pang uri ng pinagbabawal na gamot. At ang sino mang mahulian na nag-iingat ng mga 10 gramo ng marijuana resin o kaya yung marijuana oil o kaya yung 500 na gramo ng marijuana at higit pa, mapapatawan sila ng pagkabilanggo ng habang buhay o kamatayan. At may kasama rin itong multa na 500,000 hanggang 10 milyong piso. Para sa DDB, kailangan pang pag-aralan ang magiging epekto ng legalisasyon ng medical cannabis base sa karanasan ng mga bansang legal nang gumagamit nito. Anong epekto nito sa lipunan? Tumaas ba yung crime rate nila? Dumami ba yung mga addict nila? Yung sitwasyon ba ng pag-aabuso sa paggamit ng marijuana dahil inalaw nila yung recreational use, dumami ba yung gumamit lalo o bumaba? Sa Canada, tumaas ang paggamit ng cannabis sa mga edad 20 hanggang 24 anyos noong 2019 mula nang maging legal ito noong 2018. Ang implikasyon nito, maaaring magkaroon ng cannabis dependency at health risk ang mga gumagamit sa ganitong edad. Nakasaad naman sa panukalang batas ni Padilla na tanging mga otorisadong medical compassionate cannabis centers, doktor at mga registered patients lamang ang tanging makakakuha ng medical cannabis. Iminungkahi rin sa panukalang batas ang paggawa ng database at monitoring system kung saan nakalagay ang detalye ng pasyente at doktor nito. Kailangan din ng ID na may code kada pasyente para sa pagkuha ng gamot sa mga medical compassionate cannabis centers. Bibigyang diin lamang po natin na ang ating isinusulong ay medical cannabis lamang. Ito po ang produktong cannabis na nasa anyong capsule at oil at mayroong pharmaceutical formulation kasama ang detalyado at tamang impormasyon tungkol sa konsentrasyon ng tetrahydrocannabinol o THC at cannabidiol o CBD. Hindi po ito yung alam nating two joints o jutes o hashish, Mary Jane o bang at iba pang katawagan sa marijuana na para sa recreation o good time lamang. Diyan nga kami na nababahala no? Kasi sa atin kasi ang implementation ng batas doon madalas nagkakaroon ng problema. Pag nilegalize natin 'yan, syempre magkakaroon ng regulation
Sino ba yung dapat magbenta? Sino yung dapat bumili? Sino yung dapat gumamit? Dapat mahigpit tayo doon. Kasi kung hindi tayo mahigpit doon, magkakaroon tayo ng problema. Samantala, bukas sa pag-aaral ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC sa medical benefits ng cannabis. Ang PITAC ay isang ahensya ng gobyerno na nagsusulong ng paggamit ng alternative medicine bilang lehitimong paraan ng gamutan sa bansa. Pero sa ngayon, hindi pa nila nakikitang sapat na ang pag-aaral tungkol sa benepisyo ng medical cannabis. Sa ibang bansa, may mga researches po na kinandak sila regarding sa health benefits ng medical cannabis to certain diseases like yung multiple sclerosis, epilepsy. Within the country po, we still need more researches or study para po mapatunayan natin na effective po at saka ligtas gamitin yung medical cannabis. Matagal nang pinag-uusapan ang pagsasapatas ng paggamit ng medical marijuana. May mga pag-aaral mang nagpapatunay ng benepisyo nito sa ilang sakit, naniniwala ang ilang eksperto na hindi pa ito sapat at kailangan pa ring mag-ingat. Sakali mang maisulong ito sa hinaharap, isang hamon sa ating bansa kung paano matitiyak na sa tamang paraan lamang magagamit ang naturang halaman at hindi maaabuso. Ako po si Cara David, kasama sa Iisang Brigada.